Nadagdagan po ang bilang ng mga nagkaroon po ng trabaho nitong Mayo. Plano namang pairali ng pamahalaan ang National Employment Recovery Strategy na layong mabigyan ng trabaho ang mas marami pang Pilipino. Nagbabalik si Naomi Tidburcio sa detalye. Rise and shine, Naomi. Dahil sa pandemic, nagsara ang food court na pinagtatrabahuhan ni Owie. Nahirapan din siyang maghanap ng panibagong trabaho dahil sa dami ng mga aplikante, kaya't naging malaking dagok ito sa kanilang pamilya. Malaking kawalan po sa akin yung nawalan po ako ng trabaho. Kasi unang-una po, tumutulong po ako sa pamilya ko, tumutulong sa mga gastusin sa bahay po, tumutulong po sa bayarin sa bills. Kahit panload nga po, wala ako minsan. Madating po sa point na umiiyak na lang kasi walang magawa. Sa pagsusumika, natanggap siya bilang isang service crew ng isang fast food chain nitong nakaraang buwan. Ay, sobrang laking bagay po nito, ma'am, na nagkatrabaho po ako ngayon. Laking pagpapasalamat ko po sa Diyos. Actually, magtutumans pa lang naman po ako. Pero thank God pa rin po, nakaka-survive na po kami. Ayon sa Philippine Statistics Authority, muling nadagdagan ang bilang ng mga nagkaroon ng trabaho katulad ni Owie. Ayon sa ahensya, 408,000 ang nabawas sa unemployed persons sa kanilang May 2021 Labor Force Survey kung saan 7.7% ang unemployment rate. 92.3% naman ang employment rate kaya't umabot na sa 44.72 million ang may trabaho. Tumaas yung ating labor force participation rate. Ito ay dahil sa lesser restriction. Of course, nakita natin sa National Capital Region ay we have a lesser restriction noong Mayo compared noong Abril 2021. So ito yung reasons, no, behind the increase in the labor force participation rate. Kaya't upang tulungan pang mabawasan ang unemployment rate, ayon sa economic managers ng Administrasyong Duterte, napapanahong pairalin ang National Employment Recovery Strategy o NERS na binigyan bisa ng Executive Order Number 140. Unang-una po ay makalikha po tayo ng mas marami at kalidad na trabaho, livelihood and training opportunities po para sa ating mga kababayan. Pangalawa po ay maitawid ang mga nawalan ng trabaho at yun pong mga bagong graduates para po sa ating labor market sa pamamagitan po ng retooling, reskilling and upgrading programs. And pangatlo po, syempre dapat ma-preserve po natin yung mga existing jobs or existing employment po natin. Ngunit para sa economic managers, pinakamahalaga na mapabilis ang pagbabakuna at mabawasan ang kaso ng COVID-19 upang marating ang pinakamababang quarantine classification na MGCQ sa 15 ng Mayo at marating ng bansa ang population protection ngayong taon. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.